sila po'y ginagasgas, hindi sila binabayaran, hindi na binabayaran, tapos ginagasgas, ginagawang parang katulong. So bakit po pumapayag kayo? Ba't hindi nyo pinaglalaban? Huwag naman parang kinakawawa ang mga miyembro ninyo. Magbabayad sila for several months or even a year. Yes po. Bago sila makatikim ng sweldo, ang masakal pag ginagasgas sila, pinagtatrabaho ng overtime nang walang bayad at silang nagpapasweldo, kahit malang pamirenda, pamasahe, wala. Ngayon, maling sistema na yun. Bulok na sistema. Ikaw ba, sangayon ka sa ganong sistema? Bulok na sistema? Are you with Siyempre that? Siyempre po, hindi po, okay, sir. Okay, thank you. Senator, Chairman, Senator Jinggoy, nakita ko kasi si Mr. Michael Gabilo sa harap ko halos, National President of Philippine Physical Therapy Association. Ang tanong ko po, napansin ko, lahat ng mga bagong graduate ng PT at nagtitraining sa mga ospital, sa mga centers, PT centers, wala silang sweldo. Sila pa po yung nagbabayad para sila makapagtrabaho doon. In some cases, sila po'y ginagasgas, hindi sila binabayaran, hindi na binabayaran, tapos ginagasgas, ginagawang parang katulong. Tama ho ba, di ba? In some cases, sila po'y napapagalitan, para bang kasalanan pa nila kasi sila'y nag-training doon, sila pang may utang na loob sa ospital. I would even mention St. Luke's Hospital at iba pang mga centers dyan, yeah, FEU. So bakit po pumapayag kayo? Ba't hindi nyo pinaglalaban sa DOLE o sa ating pamahalaan na huwag naman parang kinakawawa ang mga miyembro ninyo, sir? Yeah, thank you Honorable Senator. We have already made some communications. We have made some communications already with the Department of Labor Employment pre-pandemic about this volunteer acts or volunteerism na ginagawa po ng ibang mga PTs sa iba't ibang hospitals, no? Kasi po ang purpose po nun, kasi ng iba, sir, that's their way to somehow get a employment parang certification that they can be present, that they can use and present this for employment abroad. So medyo may pumapayag po talaga ng ganun na mag-volunteer acts na lang po sila, just to similar with nursing profession. But definitely, sir, we have already raised that issue to our to the Department of Labor and Employment. Sorry po, sir, I'm sorry to interrupt. Kasi pagkakalam ko at nakausap ko po ilang mga therapist na pag mag-a-apply ka sa ospital para maging PT, mag-umpisa ka sa trainee. Yes, hindi yung, I'm not talking about going abroad. Before you would even be accepted as a member of the hospital staff as PT. Yes, sir. You have to undergo training period. Yeah. At yung training period na yon, magbabayad ka. Yeah. Ikaw magpapasweldo sa ospital versus dapat ospital nagpapasweldo sa'yo kahit na konti man lang, kahit na pampamasahe, kahit pang merienda man lang sana. Diba? Kasi nagpagod ka rin eh. Yeah. Diba? Sir, bakit kayo pumapayag na kayo ang nagpapasweldo sa mga ospital na ito at sa mga physical therapy centers na ito? Sana man lang kahit konti, meron pa kong sweldo, di bobo, ika nga. Bakit wala? Sir, sa pagkakaintindi ko po, yung mga ganyang pong situation po, yan po ay part of their academic requirements. Yung mga nagtitraining po na nagbabayad po, that is part of the internship program. At talaga pong nakasulat naman po yan sa mga CHED memorandum order that there is an affiliation fee na binabayad po sa mga ano. Medyo hindi lang po ako familiar exactly do sa mga stories po na ganun po. So kung ganun pala, Mr. Chair, medyo yaman natin tong mga pataklan nito sa CHED, kasi kawawa nga naman po, nag-aral sila for 4 years and then gusto nila magkaroon ng trabaho. It's about time na makatulong sa kanilang magulang, kanilang mga kamag-anak. Ngayon, ang unang entry nila sa kanilang trabaho, magbabayad sila for several months or even a year. Yes po. Bago sila makatikim ng sweldo, ang masakal pag ginagasgas sila, pinagtatrabaho ng overtime nang walang bayad at silang nagpapasweldo, kahit malang pamirenda, pamasahe, wala. Yun yung point ko. Yes, sir. Sir, we are more willing to cooperate with your office po, so that we could provide the necessary details, data, information about this kind of... So kung yun po ipatakaran, Mr. Chair, na mula sa CHED, then maybe it's about time we have to look into it at baguhin natin yung maling procedure na yun, maling sistema na yun, bulok na sistema, if you will ask me. Yes, I'm sorry about that, ha? Thank you, pa. Ikaw ba, sangayon ka sa ganong sistema? Bulok na sistema? Are you with Siyempre that? Po, hindi po, okay, sir. Thank you. Thank you for your insights, Senator Tulfo. Maybe we can work hand in hand the enact the bill with regard to this problem of the physical therapist.
Sir, may I po? We have actually a bill filed in the House of Representatives about the Physical Therapy Act. It's a 58-year-old bill already po. So, law, 58-year-old? Law. That bill supervises or that looks into the practice of physical therapy. And I what would is like the status? Sir, because of the election last year, hindi po kami nakaabot dito sa Senate po. But it was passed in the third hearing po sa lower house po. Sa 18th Congress? Yes, in the 18th Congress. So and we have refiled it po. We have found a who author. Is the author there? The third district, the representative of the third district of all Congresswoman, Alexi B. Tutor, who happens to be a physical therapist also. Okay. And we would like to also file a bill po and come maybe up with a bill here po in the Senate. I, together with Senator Tulfo, can co-author. Thank you, sir. That's very welcome po. Thank you po. I'll get in touch po with your offices. Okay, thank you. Okay, last question before we proceed to the other topic.